guys, welcome back to another Fukuoka vlog. It's our second day here in Fukuoka. Saturday ngayon, guys. And ayan, kitang-kita ko na sa bintana na ang init sa labas. Good luck. Kaya ang mga dinala kong damit, guys, ay yung mga Aerisim ng Uniqlo. Para presko-presko pa rin mamaya kahit na pawisan tayo. Ang problema ko, saktuhan lang yung mga dala kong damit, guys. So pag pinawisan to mamaya, baka bumili pa ako ng damit sa labas. Pampalit. Kasi konti lang yung dinala kong damit. Mas nilaan ko yung maleta ko pampasalubong kaysa sa damit. Anyway, for our second day, pupuntahan natin yung some of the tourist spots dito sa Fukuoka. Pumunta tayo ng Nanzuin Temple, yung Buddhist temple dito na may reclining Buddha na bronze. Makikita nyo yun, guys, sa mga posts sa Facebook, sa YouTube, laging pinupuntahan yung bronze na reclining Buddha dito sa Fukuoka. Tapos, merong malapit doon na shopping street na parang Shinsaibashi. Ang tawag yata ay Kawabata Shopping Street. Let's explore that later. Tingnan natin kung saan tayo magla-lunch. Then after that, vivisit natin yung mga temples pa dito and tignan natin kung saan pa tayo dalhin ng ating mga paa. So tara guys, labas na tayo. Alam nyo, nakakatuwa dito kasi ang sarap nung tulog ko. Grabe yung unan nila dito. Ang pangalan ng unan nila ay Pride Fit. Wow! Nag-promote, no? Pero ang ganda ng unan, guys. As in, ang sarap ng tulog ko talaga. Parang di man lang ako na naginip ng any. Like tuloy-tuloy lang natulog. Tapos pagkagising ko, it's a beautiful morning. Ganun yung feeling. Ang nakakatuwa pa dito sa APA Hotel, guys. Meron silang onsen. O, diba? Hindi mo na kailangan pumunta pa sa iba at magbayad for onsen entrance. Dito may sariling onsen yung hotel. So, kagabi, nag-onsen ako, guys. Nag-shower, tapos onsen. Alam mo, may hot bath. Tapos, may iba't ibang hot bath din. Ganon. Basta ang sarap. Anyway, yun lang. Tara na. Labas na tayo. Hindi pala ako nag-avail nung breakfast dito sa APA Hotel. May choice naman na mag-avail, pero hindi ako nag-avail, guys. Kasi, it's kind of pricey. Parang 1,500 yen yata per day. So, that's around, kano? 600 pesos. Eh, sabi ko, parang mas gusto ko ma-enjoy yung mga breakfast ulit sa convenience stores. So, tara na guys, yan ang situation ng aking room, ng aking maleta. Kung makikita nyo, pakita ko nga sa inyo yung kalat natin dito. Grabe. Yan na ang situation. O, diba? Makalat pero medyo organized pa rin naman. Ayan. Tapos, ito yung kama natin. Ano na bang itsura? Ayan. O, diba, guys? Ang ganda ng hotel natin. Anyway, let's go na and let's explore Fukuoka. Ito na yung lobby ng hotel, guys. Ganda, no? And we're out! Ayan na, guys, ang APA Hotel. Nasa facade tayo ng hotel natin. And surprisingly, hindi masyadong mainit. Hindi katulad nung nag-Hong Kong tayo, guys, na paglabas mo pa lang, tatagak-tak na yung pawis mo. Hindi masyado ngayon, no? Sana ganito lang hanggang mamayang tanghali. Anyway, maglakad na tayo papunta sa train station. Yan ang ating neighborhood, guys. Ang ganda, no? By the way, first time kong ginamit ang ating sunglasses from Fifth Avenue Eyewear sa Bangkok. Graded sunglasses siya, guys. Kaya wala akong problema. Kitang-kita ko ang lahat. Ganon. Sige, punta tayo ng train station. Yeah, tignan niyo. Ang ganda ng neighborhood natin. Yan yung hotel, guys. Ito pala yung Daily Yamazaki. Ayan, o. Patawid lang natin from hotel. Dito na tayo bumili nung makakain natin. Oh, ito na, guys, ang ating favorite na egg sandwich. Parang gusto ko to. Ayan, o. Egg sandwich with ham. Alam nyo naman, the best ang mga egg sandwich dito sa Japan. Tapos, let's buy coffee. Isa na yung favorite kong coffee, yung kulay pula. Magtay naman tayo ng iba. Para maiba naman. Ito, milk coffee. Since 1963, guys. 125 yen. Oh, ito mas mura. 124 yen. Mas mura ng 1 yen. Ito. Try natin, no? Kasi masyadong malaki. Gusto ko yung maliit lang. So, dito lang tayo sa mga ganito. Pero mas mahal to, no? Kaysa dun sa nakakarto. Ito, meron pala mas maliit, guys. Ayan. Dito na lang tayo. Kasi, diba, sabi sa inyo, nagbabawas na ako ng caffeine intake. So, ito lang ang food natin. Mamaya na tayo bumili ulit. Guys, so, nakikita nyo ba yung Calpis? Ayan, o. Favorite natin. Bibili tayo nyo ng malami. Anyway, pila na tayo dito. Okay, nakatawid na ako, guys. Ayan yung Daily Yamazaki. Alam nyo, iba talaga ang mga Japanese. Tatawid ako, pero may papasok ng sasakyan. Nauna siya, as in, nakatutok na siya. So, nag-giveaway ako. Alam mo, minto siya, tapos pinauna niya pa din ako. Iba talaga ang mga Japanese. Kung sa atin yan, guys, makipag-unahan pa yung driver sa'yo. Anyway, dito tayo uupo. Ayan, o.
sa ano naman to, APA Hotel. So, pag tinanong nila ako, ba't ako umupo dito, sabihin ko, guess ako. Bumili na akong breakfast ka ako. Because I'm a budget traveler. Sabihin ko, no, I'm a budget traveler. I bought breakfast in Delhi Yamazaki and I'm eating it here. Sabi ko kanina, hindi masyado mainit, di ba? Pero, kita nyo naman, pawis na ako. Mainit pala. Anyway, pagbalik naman natin dito ng October, autumn na, so malamig na yun. So, tiisin na natin tong init na to, guys. Ang mahalaga, nandito tayo sa Japan, di ba? Oh my God, ang sarap talaga ng egg sandwich ng Japan, guys. The best. Like, it's literally the best egg sandwich sa lahat-lahat. Guys, ang sarap din ng kape. Milk and coffee. Ang sarap! Oh my God. Buti na lang, nag-try tayo ng iba. Ganito lang itinerary natin, guys, ha? Chill-chill lang tayo. Ano na ba to? Era na ba to ng ano? Going to... Ano ba tawag doon? Yung mga hindi masyadong napupuntahang places, off the beaten path destinations. Ganun. O parang ganun na yung gusto kong gawin ngayon, no? Explore naman natin yung mga hindi masyadong na-explore ng mga turista. Like Fukuoka, di ba? Pag sinabing Japan, ang unang-unang pumapasok sa isip ng mga turista, Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara. Pero Fukuoka, di ba? Parang nasa babang list siya. So, explore natin siya ngayon. Okay, naubos ko na ang ating breakfast. Tara na, guys. At simulan natin ang pag-explore. Although, medyo late na, no? Alam nyo ba kung anong oras na ngayon? 9:40 na. Mag-alas 10 na ng umaga. Pero okay lang yan. Tara na. Ito na yung kanto ng hotel natin, guys. So, ito yung papunta nung Hakata Station. We made it sa Hakata Station. Grabe, guys. Ang ganda talaga dito sa Fukuoka. Napaka-chill lang. Tignan nyo. Parang simpleng pamumuhay lang ng mga tao, ganun. Simpleng pamumuhay talaga eh, no? I mean, ang chill nung lahat, no? Sobrang na-appreciate ko siya. Maraming mga coin lockers dito sa Hakata Station, guys. So, kung nagpaplano kayo mag-iwan, eh, nandami, oh. 700 yen, 1,000 yen yung malaking-malaki. Oh, may post ano pa dito, something. And our quest begins now. Ang paghahanap kung saang station tayo pupunta. JR, ano ba yun? Ang hirap bigkasin eh, pero basta JR yung sasakyan natin. JR Yamanote Line. Char, Tokyo. Ayun, JR Line. Sundan lang natin yung signage. Dito ang daming tao dito, guys. Kasi ito yung pinaka-central station dito. Ayun, nakita ko na yung sasakyan natin, guys. Platform 8 tayo to Nugata. Ayan, yun nasa baba na yan. Ayan o, oh, rapid service or local train. Let's go! Let's use our Hayakaken. Okay, let's go to our platform. Tignan niyo yung platform dito, guys. Parang sa Osaka Station din o. Oh. Yung kabilaan, tapos paakyat yung papuntang platform. Okay, paakyat na tayo ng platform. Nagpalit muna ako ng salamin. Kasi syempre, nasa station tayo, di ba? Parang ang dilim naman masyado sa loob. Ah, ito na ang platform. Oh my God, na-miss ko ang platforms ng Japan. Ayan, guys, oh. Di ba? Yun yung tren. Yufui no Mori. Cute, no? Papunta siguro yan ng Yufuin. Ayan, 3 cars, rapid service, 10:03. Lapit na, anong oras na ba? 9:57 na. Ito na yata yung sasakyan nating train, guys. Tama ba? Kyushu Railway Company. O diba, we're in Kyushu! Gusto ko na dito sa Kyushu, guys. Sobrang chill lang lahat. Ito na yata yun. Hanap tayo ng upuan. Sa kabila, o, JR Kyushu Sweet Train. Yan, o. Ang cute, no? Tokyo Itabashi Station. Nongata Iki, Kaisatsu Ranran Densha desu.
Ito pala tayo guys sa JC Line. So yung Hakata is 00. Dito tayo sa parang yellow line. Baba tayo sa JC 08. Okay, we made it guys sa Kido Nanzuin Maya Station. Akala ko may ang basa doon, Maya pala. Ayan yung train na sinakyan natin, Kyushu Railway Company. So maglalakad tayo papunta doon. Sobrang luma ng station guys, no, kahoy pa. Ang galing, no? Tingnan nyo. Diba? Parang kahoy sa probinsya natin. Wala, na-appreciate ko talaga dito guys. Ang ganda-ganda dito sa Kyushu. Wala akong masabi guys, ang ganda dito. Tignan niyo yung station kahoy guys. Ayan, Kido Nanzuin Mae. So from Hakata Station, around 20 minutes ang biyahe. Let's go, baba na tayo. Tignan niyo naman yung dadaanan ng tren, no? Pakinggan niyo kung gano'ng nakaka-relax dito guys. Diba? 380 yung pamasahe. Okay, nakalabas na tayo ng station guys. Ang ganda dito. Oh my god. Yan pala siya, oh. Nakaka-relax, grabe. Mukhang aakyatin natin yun, ha? Nakikita niyo yun? Doon pumupunta yung mga tao, eh. Diyan yata. Pero ito yung station guys. Tignan nyo, kahoy siya. Ang ganda, no? Makalumang station pa siya. Si CR sana ako guys, kaso pasquat yung ano. Kaya hindi ako maka-CR. Bili muna tayo ng tubig guys. Dahil mukhang mataas ang akyatin natin. Magbaon tayo ng tubig. Tapos ang init guys, wala akong umbrella. Oh my god, I cannot. Sige, bili tayong water. Guys, hindi ako makalarga kasi wala akong umbrella. Super init. 10:44, di ba? Mag-alas 11 lang umaga. So, kainitan. Naghahanap ako ng store kung saan pwede makabili ng umbrella kasi wala. Tignan niyo yung damit ko guys, pawis na pawis na. Mukhang kailangan na natin bumili mamaya ng damit sa Hakata. May tinda silang kamote guys, so gusto ko i-try ito mamaya pagbaba natin. Try natin yan mamaya. Sige na, laban na to guys. Oh my god, ang init. Whew. Pero dito lang naman mainit. Alam ko pag akyat natin ng konti, may lilim na or may silong na. Yan yung station guys. Ang sarap siguro dito pag winter. Sila sis nakapunta dito nung winter. Ako hindi eh. Kasi nung pagaling namin ng Osaka, umuwi na ako from Osaka eh. Pero sila, naglibot-libot pa sila dito nun sa Fukuoka. Anyway, share ko lang naman. Guys, ang ganda oh. Ito, may tindahan guys. Tiyan natin kung may umbrella or sombrero. OMG, ang cute naman ito. Super cute. May nakita na akong sombrero guys. Pero mas gusto ko yung umbrella. Ay, yung umbrella. Oh my god. Ay, kaso clear. Hindi naman pwedeng clear. Kailangan yung may shade. Ayan o, clear siya eh. Pangulan lang to eh. Merong sombrero dito. 480 yan. Pero gusto ko umbrella eh. Ito, may nakita akong isa guys. Pero nakatago siya sa ilalim. Hindi ko alam kung personal to lang tendera o ano. Pero ayan o, pwede siya o. Maliit nga lang pero mapaprotektahan na tayo nito sa init. Kasi ayan o, napaka-init guys. Okay guys, dinala ko sa counter. Sabi ng tendera, sa kanya daw to. Kaya pala nakatago. Oy, wala tayong payong.
So, ito guys, since walang umbrella, hat na lang ang bibiling ko para naman maprotektahan kahit yung mukha natin guys. Kasi iitim na naman tayo dyan. Meron naman siyang ribbon, ayan. Yan nga natin. O, diba? Sige, kunin na natin to. Tignan niyo yung airism na damit ko guys, nasang basa na. But okay lang yan because it's summertime. Ganyan talaga pag summer. Anyway, meron na tayong hat. Ready to explore again. O, diba? Hi! Ayan guys, lakad na tayo. Ito na yung nilalakad natin. O, diba? Medyo malilimlinib na dito guys. Ayan, medyo fresco na. Okay na rin pala na hat yung binili natin. Para at least kahit na ayan mainit, kapoprotect lang ng ating mukha. Nakaka-relax dito, oh. Ayan, may isang store akong dinaanan, guys. Ayan. Pinatry niya tayo ng mushroom tea. Masarap siya. Ano pala siya? Maalat-alat pala ang mushroom tea, guys. Mushroom tea. It's good. Ano siya? 1,080 yen per box. Pero ano na siya, sachet? My guardian. Guardian. Oh, year. 1991. Ito daw. Dainichi Nyorai. Ang ating guardian based on our year. O, diba? Galing, no? May ganito pa sila. This is 660 yen. Ayan. Tapos, this is the mushroom tea. Meron siyang collagen, guys. Ayan, 1,080 with collagen. Naka-ano na siya, sachet na daw. O, kung mahilig kayo sa mga tea, malat-alat siya, pero ang maganda, may collagen siya. Arigato gozaimasu! Ayan siya guys eh. Ganda dito oh, tignan nyo. Guys, so nakita ko lang may linta. Parang natakot naman ako. Kasi diba yung iba yung linta yung pumapasok sa tenga. Yun ang una ko naisip. Ito guys yung mga room. Syempre as respect to the Buddha. No? Bawal yung mga tank tops. Mga shorts na may iksi. Tapos yung mga tattoos i-cover. Ayan, may mga free clothes available naman to cover up the tattoos. Yan yung entrance. Yan, binigyan naman tayo ng pamphlet guys. Nandito tayo sa Hondo Main Hall. Tapos saka tayo pupunta kay Buddha. This is the main hall. Ayan. Umupo muna ako saglit guys dito sa bench. Ang init. 11:12 ng umaga ngayon. And meron tayong kanal dito sa likod na napakalinis. Tignan nyo guys, so ang pawis ko grabe. And yung damit ko, ayan. Bili na lang tayo ng damit pagbalik doon sa Hakata. In a few minutes, akita tayo kay Buddha. Yung tinuro ko kaninang paakyat, hindi pala yun yung daanan. Akala ko yun yung aakyatin natin. Dito lang pala siya sa bungad. Ayan, napapunta na tayo kay Buddha. Tignan nyo yung details guys, so. Bronze talaga siya, no? Kalabas na tayo ng tunnel, guys. Ay, ito nga. Ito yung station, no? So, ito nga yung aakyatin, guys. Yung pinakita ko kanina. Yun yung station, no? Doon tayo galing. Tapos, dito tayo aakyat. Yan, warning. Bawal yung mga selfie stick, tripod, and all. Let's go. Ganda dito, ha? Grabe. Ang ganda ng Kyushu, guys. Okay, we made it. Wow! The reclining Buddha bronze statue. Init, oh. Oh, ito guys, may pahingahan naman dito. Upuan ganyan. Ito na ang Buddha. Wow! Ang laki, no? Ang ganda niya sa malapitan, grabe. Okay, may nagtitinda ng ice cream dito guys. Sa harap ni Buddha. Yung si Buddha. Ito yung tindahan ng ice cream. Bili tayo. Saktong-sakto dahil mainit. Yan o. Soft serve. 300 yen. Grabe guys. Pawis na pawis ako. Upo muna tayo dito sa gilid at kumain tayo ng ice cream. Wow, ang sarap naman ng green tea na to.
Hala, ang sarap! Oh my God. Diba talaga ang matcha ng Japan, no? Hindi siya yung matcha ang mapait. Sarap, guys. Mmm! Yummy. Okay, guys. Naubos ko na yung ice cream natin. Ngayon, magpicture na tayo. Kasi may next pa tayong pupuntahan. Okay, guys. Saka magpicture na tayo kasi merong foreigner na solo traveler din. Siyempre, nag-offer ako. Sabi ko, picture lang kita. Tapos, picturean mo din ako. Tahimik lang tayo kasi bawal yung malakas yung boses dito. Kasi siyempre, this is a temple, di ba? Actually, bawal nga yung mga tripod eh. So, okay lang yung mga ganitong tahimik lang na video, photographs. Pero wag lang yung super loud talaga. Akyat tayo dito. Ayan, dito sa paa niya. Ay, grabe. Ang laki niya, oh. Wow. And ito yung nasa paa niya. Ayan, guys. This is called the Statue of the Reclining Buddha pala, guys, or the Nirvana Statue. Ang sabi dito ay, the image of the Buddha giving his final teaching. It represents the state of peace and tranquility detached from all of this world's suffering. Let us put our palms together with a tranquil heart. Mantra. No makusan manda bodhanan bak. Ito siya, guys. Pag nilapitan nyo siya, meron siyang mga maliliit na statues pa, guys. Ayan o, iba't iba. Ayan o. Ayan siya. Okay, we're done here sa Reclining Buddha. Baba na tayo, guys. May mga area pa doon na pwedeng explore, guys. O. Tapos, tignan nyo, merong mini waterfall dito. Ayan o. Ay, may mga isda. Oh my God, ang laki. Nagulat ako, guys. Ang laki ng koi, o. Tignan nyo. Diba? Wow! Ano guys, ang laki! Ayan. Anyway, balik na tayo guys. Dito na ulit tayo dadaan. So ito na ang itsura natin. Pasambasa pa rin yung t-shirt natin. Balik na tayo ng Hakata guys. Kasi pupunta naman tayo dun sa shopping arcade. Pero maghanap tayo, baka may GU dun. Bili tayo sa GU. Tapos dun na rin tayo magla-lunch sa Hakata. Ito guys yung pinaka-entrance from the main road. Saan lang yung station. So, tatandaan nyo tong crossing na to. Dito kayo papasok. Ito yung kanto nung tindahan na binila natin ng hat. Yan o, yung may kulay orange. Pagkaliwa mo dyan, dyan na yung station. Yan na, nakagaw na. Grabe, ang ganda dito sa Kyushu! Wala akong masabi, guys. Napakaganda. Yan o. Sige, punta na tayo sa station. In fairness, ang laking bagay nung hat, guys. Kahit na it's so hot, may hot naman tayo. Tama ba yung pag-pronounce ko? Baka ibang-ibang pronunciation yung dalawang terms na yun, no? Anyway, ito na yung bridge. Nakakatuwa yung bridge nila, guys, kasi pwede kang mag-liar. Magpupukpok ka. Ayan, no? Ayan, pwede mo siyang pukpukin. Kaso, walang pamukpok. Ay, ito! Okay, try natin. Diba? Ang lakas ng tama ko dito sa Kyushu, guys. Nagla-liar tayo dito sa Japan. O, diba? Mga simpleng ganito ng Japan. Sige na, mainit. Anyway, tara na, grabe. Basang-basa na yung damit ko, guys. Ito na yung station, no? Kaya na nga yung tren, no? Dumating na. We made it! Kahit na mainit. Ayun, doon sa taas si Buddha, guys. Nakikita niyo yung ulo niya, yun, no? Dyan lang naman. So, kayang-kaya namang akyat yan. Let's go! Ito gusto ko itry ito eh. Kasi nadaanan ko siya. Kamote. Ito oh. Hello? Hello? What's this? This is fish hamburg. Oh, tempura. Fish tempura. Hi. Okay. No, in cheese corn. Cheese corn. Ebi. Ika. Ebi, okay. What is the best seller? Oh, children cheese corn. Cheese corn, okay. Otona no kata wa ebi ika. Ika, what's ika? Potato? Potato. Ika, okay. Ika. Ika, one. One ika. Ay, hot and bamboo stick. Stick, okay.
Ay, meron din silang chicken. Chicken pala ito guys, so chicken wings. Ayan na guys, ready na ang ating ika. Piniprito pala siya. Ano pa yung lasa niya? Thank you. Hot. Thank you. Okay, kainin natin guys ang ating ika. Wow. Okay. Lasa siyang para siyang fish cake. Ang kalasa niya sa atin guys, yung alam mo yung sa hot pot, yung sa tong yang, yung mga lobster balls, fish balls, squid balls, ganon. Sarap ah. 300 yen guys. Around 120 pesos. Masarap siya na snack. By the way, dito sa Japan guys, kapag kakain kayo ng mga ganitong snacks, make sure na hihinto kayo or tatabi kayo sa tabi lang. Huwag kayong kakain ng naglalakad kasi ayaw nila nung ganun dito. Parang they take it as disrespectful. Kaya yan, yung mga onigiri, famichiki, ganyan, or kaya yung mga ganitong snacks, huwag nyo siyang kakain ng naglalakad. Kahit umiinom guys, tabi kayo sa gilid. Okay, pasok na ulit tayo guys dito sa train station. Let's use our IC card. 860 pa ang laman. Ngayon, doon naman tayo sa kabila, platform 2. Kasi pabalik na tayo, di ba? Dito tayo galing sa platform 1 kanina. Tingnan nyo guys, so kahit yung mga ganitong lumang-luma na, ang linis pa din. Ayun o, for Hakata. Let's go. Makarelax dito guys, o. Pwesto ng driver. Ito yung train na sinakyan natin. Commuter train siya. Hindi kagaya nung kanina na rapid service. Punta nga tayo sa kabila. Tintawiran. Ito mas maluwag dito. Baba na tayo guys ng Hakata Station. Parang mga nasa 20 minutes din yung naging biyahe natin, no? Ayan siya. Yung train na sinakyan natin. Ang ganda nung train guys, kahoy yung mga interior. Pati yung sahig niya kahoy. Galing. Luma na siya pero ang ganda-ganda pa din. Kakaiba yung mga train dito sa Kyushu guys. Na-notice ko lang. As compared sa Tokyo, Osaka, Nagoya. Parang unique yung mga trains dito. Galing, no? Ganda dito guys, parang nagiging favorite ko na to. Sige, pasok na muna tayo sa Hakata. Ano na yung damit ko guys, natuyo na lang sa aircon. Ito naman ang maganda sa Aerism ng Uniqlo, no? Kasi mabilis siyang matuyo. Pero bibili pa rin tayo ng damit kasi mahirap yung matuyo ang halampagos. Ako lang yung nakahat ng ganito guys. Baba na tayo. Exit na tayo guys. Pumunta tayo ng Yodobashi kasi nandun yung GU. 380 yung pamasahe. Ngayon, figure out ulit natin kung saan. Parang Shinjuku eh, no? Ang hirap i-figure out. Ito, maraming mga nagtitinda guys, pati mga ubento, ganyan. Kasi nga, di ba, pag Shinkansen, may bili yung mga tao ng bento. Ayan, mga sandwich. Mga shoppingan na siguro.